Nagdatingan ng mga Spaceship 399. Sinala. What's up, guys? Salamat sa sponsor! Siya nga na bulot! Okay. Dito na kami sa sukat. Pero, hindi kami muwi. Hindi kami dumiretso pa uwi. Pupunta muna kami ng newly open shop, KYT shop helmet ni Boss Brian sa Bule. Bule Kupang, Muntinlupa. Today is official na opening ng shop niya. So, in-invite kami ni Boss Brian kanina umaga, kaso yun nga, nasa ride kami. In-upload ko na to next video kasi syempre ibang content naman to. Okay, on the way na kami. Dito kami sa may East Service Road. Siyempre, kasama ko pa rin si Boss JB, ano? Dito kami dadaan sa Concepcion kasi sarado ata dun sa may dating Meralco. Naka-barricade yung daanan dun eh. NANI?! Ito mo si Boss JB. Naka-signal right ng kanan, pero kumaliwa. Ginagawa mo! Gago! Okay, lapit na kami. Boss Brian, shout out! Dito na kami. Ano kaya tsura ng bagong shop ni pa, ano, ni pare? Sana may titi course. Oh, wala pa ginagawa. San yun? Ah, ito at din dito yun. Shop ni Boss Brian, where are you? Eto? Eto na kami! Ow! Ang bigat. Ano ba itong motor ko? Tanginan ito. Ay! Uy! Sorry! Ano? Kamusta? Ano oras ka nagbukas? Congrats! Oh, shoutout ka pala kay Boss Bray, oh. May nagre-request, pakita mo daw siya sa vlog. Sino? Ikaw? Eto? Halika dito. Ano pangalan mo? DK. DK, shoutout sa DK. Fist bump. Wow. Hello po. Ano pangalan mo dyan? Hello, KYT, oh. Hihihi, mga gustong bumili sa munti. Eto, oh. Ayan, oh. Kaso walang titi course. Sorry kayo. Hey, dito kami. Kila Boss Brian. Ito yung shop nila. Shout out sa iyo, Boss Brian. Eh, may titi course na ako. Happy ako. Tago mo na yung titi course ko. Kukunin ko mamaya. Salamat, Boss Brian, sa sponsor. Thank you. Sponsor daw. Teka, magdidikit tayo ng sticker. Ano may sticker ko? Yun. Problema, naunahan ako ni J-Boy eh. Yan o. Siyempre, nabinyagan ko yung sticker ko. Kaso naunahan ako ni J-Boy. Tratado ka talaga, J-Boy. So, walang available na TT course. Ako unang binyag. Sa akin yan. Hindi sa'yo yan. Congrats nga pala kay Boss Bray. Ayan o.
Ayos. Pirate V2? Ano ba to? Biomech. Lahat ng NFR alos available dito. Siyempre, kasama ko pa si Boss Baby. Ayaw ko iwan eh. T-shirt available din sa kanila. Tama, t-shirt. Long sleeves. Long sleeves. Ito yung bago. Ito yung kakulay nung sa helmet. Espargaro to, di ba? Oo. Espargaro, ito yung fuchsia. Uy, Dainis oh. Siyempre, available din yung Racing Boy na mugs. PM na lang si Boss Brian kung anong gusto nyo. Baka meron siya. Yun. Pati pala gulong meron eh. Accessories meron din. Wow! Ano? Libre ba to? Libre ba to? Libre ba? Libre? Freebies. Oh, meron din sila. Spoiler. Lens. Rainbow to, di ba? Vendetta lens. Okay. Motul available din. RCBYSS. Ben, mapapagastos ako nito pag nandito ako. Dami agad nag-inquire dito sa shop ni Boss Brian. May customer na agad siya. Siyempre, iba tatak ng KYT talaga. Oh. Hi ka naman! Hey! Nahiya ka pa! Shy ka pa! Ha? Sino sisilipin mo doon? Hey! Sana oh, sino kaya yun? Ano ba? Balik ako mamaya, kunin ko yan. Okay. Alright, balik ako mamaya, kunin ko yung DT curse. Three hours later. Alright, let's go. Punta tayo kay Boss Brian. Kunin ko yung KYT TT course ko. Ha! Excited ako? Shit! Ulit, Boss Brian. Maraming salamat sa sponsor. Hindi ko na-expect na magsasponsor ka sa akin ng helmet. So gamitin ko muna yung click na AirPod. Ninja ko, pahinga ka muna. Sobra tayo sa biyahe. O yan, nakita nyo ano? Kapambahay na lang ako. Lapit lang naman kasi sila Boss Brian dito sa bahay. Bully lang naman. Ilang kilometro, mga 2 kilometers lang siguro from home. Up! Diyan lang kayo. Huwag kayo nga alabas. Pahing ko kayo. Mga aso ko na ako wala. My God, baka maunahan ako. Hello! Hello, friend! Let's go! Yeah. Namiss ko gumamit ng scooter. Matagal-tagal din hindi ako nakagamit ng scooter. Hindi ko si JB. Yun oh. Napalalunan niyang ano, motorcycle cover. Akala ko nung una kapote. Cover pala. Tak, tinayan. Pahiya tuloy ako. Pahiya, konti. Ayate. Okay, palabas na ako ng subdivision. Boss Brian, here we go! Few moments later. So ayun, dito na ako ngayon ulit. Nakabalik ako. Ayun yung helmet to. Tangina, excited ako. Shit. Excited ako. Maraming kay Boss Brian sa sponsor. Unboxing natin mamaya to. Ayun, excited ako. Shit! Boss JB, bumalik dito para kumuha ng motul. Sana pinasabay sa akin. Sana all, nakamotol. Pumunta dito para kumuha ng motol. Pwede naman ako kumuha. Ala to. Sana all, may jowa. Salamat ulit, Boss Brian. Oh. Solid. So, ayun. Kakauwi ko lang galing kila Boss Brian. So, nakuha ko na yung helmet. I-unboxing ko siya ngayon. Papakita ko siya kung ano yung KYT helmet yun. Actually, binanggit ko na kanina. TT course nga. So, ito. Gusto na natin. Tadaaa!
All right, PT doors. Yes. Sorry, sira yung box. tinape kasi kanina sa motor. So, nung tinanggal ko yung tape, ayun, tanggal din yung pinaka-papel. Ayan, oh, kita-kita nyo naman. Si TT Gors. Ayan. TT Gors. So, it's Electron Yellow, size large. So, dapat kasi, medium yung kukunin ko. Kaso, nung nakapag-test fit ako ng medium, sobrang fit naman dito. As in, squeeze na squeeze yung cheeks ko. So, nag-try ako ng large. It's a perfect fit naman sa akin kasi lagi akong nakabalaklap eh. So, nung tinest ko, may konting fitness dito which is comfortable ako. Hindi yung katulad na sobrang fit na squeeze na squeeze yung cheeks. So, ito. Buksan na natin. Shoutout nga pala, Boss Brian. Salamat ulit sa sponsor nitong helmet na to. Totally support kami. Ako lalo sa bagong tayong shop. So sa lahat po ng gusto ng KYT helmet na taga Muntinlupa or nearby areas, visit po kayo sa shop ni Boss Brian. Yan. Ito na. Woo! Alright. So, yung bag niya is standard white na helmet bag ng KYT. Same ng sa NX Race ko. So, papakita ko rin sa inyo yung NX Race ko. Comparison tayo ng weight difference. Alright. Buksan na natin. Yee! Tagal kong hinintay ito. Sobrang tagal. Kasi ayokong bumili sa iba ng helmet ng KYT. Siyempre, support nga yung tropa nating seller. So yun, nakapagbuka siya na siya. Ready na ba kayo? O hindi. Dead joke lang. Ready ako. Ayan na. Wow! Woo! Shit. Ganda. Alright. Tangin ang ganda. So this is in matte finish. Hindi siya glossy. Sa Electron Yellow and Red, para silang matte finish. Pero yung ibang design ng TT Gors, mostly is glossy. Glossy finish. So, kaya ako kasi siya nagustuhan dahil dito. Yan. Itong logo niya malaki. Compared dun sa ibang TT Gors, ang standard niya dito lang, maliit. Yan. So, ito, kahit malayo, kitang-kita mo na agad na naka-KYT yung rider. Diba? First time ko rin pala magkaroon ng matte finish na graphics. Meron din pala ako naging graphics na helmet dati. NFR Savvy Forest yung version 1. Ayun yung na kay Andre ngayon. Pinenta ko sa kanya. So that's very rare na rin. Kasi nga, naglabas ng version 2. Yung, which is yung red, yung X. The rest is yellow. Yan. So, kita nyo naman. Diba? May plastic pa yung lens. Woo! Ayan o. Pakita ko sa'yo. Close up. Ba? Ganda. Yes, sir. Ha. Shit. Ikilig ako. So, air vents, check natin kung nagbubuksan ng ayos. Oh, okay, good. Nagbubuksan siya ng ayos. Aha. So, meron din siyang up position na vents katulad na NX Race ko. Okay, madaling buksan. Ito rin. So, ito. Lalagyan ko rin siya ng chin mount ng Hansi. Order ako sa kanila sometime. Shit. Gaan po siya. Ang gaan talaga. Based dun sa nakalagay sa likod, ang weight niya is 1,450 grams. Plus minus 50.
Kaso minsan hindi rin nasusunod yun eh. I don't know why. Mas mababa yung weight ata nung NX race ko. Pero based sa actual, mas maganto. Eto. Yan. Yan yung weight niya. So this is size large. This is also double D-ring na rin yung lock. Which is good. Kasi dati mahilig ako sa yung standard. Yung parang clip-ons na ganun. Kasi madaling tanggalin, madaling i-lock. Pero since may nakita akong mga test video na ganun, for example, next na aksidente, nag-crash, syempre unang sasalba sa atin is yung helmet. Pinoprotektahan yung ulo natin eh. Then, yun nga, nakita ko to sa video, quality helmet yun ah, kilalang helmet yun. Di ko na lang babanggitin kung anong brand. Nung nag-test crash sila, yung lock, kumalas. So, di ba, nakakatakot din. Lalo na sa akin, nakabike ako. Siyempre, wala naman tayong intention na maaksidente. Bigla-bigla nangyari. So, for safety purposes, siyempre, dun tayo dun sa naka-double D-ring. Yan. Yan, the double D-ring lock. Ito yung standard talaga ng KYT ngayon. So, yung paddings, actually mas gusto ko yung paddings nito kaysa dun sa NX race. Ito, ang ganda ng tela. Test it natin. Oh, actually ang dali open ng visor. Pantay actually kasi sa NX race, nandito sa side yung opener niya. So, ang tendency pag in-open mo, unang nag-open is yung itong part, left. May times kasi na pag in-open mo siya, yun nga, unang aangat yung left din, parang nagagasgas dito. So, yun lang yung issue ko doon sa NX race. Test fit natin siya. Yes! Ha! Ito na! So, wala akong balaklava ngayon. It fits perfectly talaga sa akin. Lalo na siguro kung may balaklava, medyo fit dito. Hindi siya snug fit. So, ayos. Ang sarap nung ano. Ah, grabe. Ang sarap nung paddings. Ang sarap sa feeling. Grabe. Ayos to, ayos. So, sa view, left and right, it's good kasi itong chin part, medyo close. Di ka tuloy ng NX race, medyo layo. So, yung view ko sa left and right, mas maganda kaysa sa NX. Kasi sagad to. Ayos ah. And so weight. Tayo na gan. Ang sarap sa ulo. Parang ako nakasuot na helmet eh. Siguro parang nakasuot lang ako ng cap. Ay, ganda. Test natin kung maayos yung double D-ring. One eternity later. Double D-ring. Okay. Naglalak ng maayos. Alright. Shit, gagamitin ko agad to bukas. Test natin to, test. Te-testing ko to bukas pag kinuha ko yung papeles ng motor ko. Ha! Available na rin eh. So, sa ngayon, overall, ganda ng helmet. Ang ganda, tay. Wala akong masabi. Para sa akin, ito yung talaga yung best na cheapest helmet na available sa market. Sorry sa mga ibang naging corner itong helmet na to. Wala, sa ngayon, mahirap kumuha kasi bali-balita, walang delivery. So, hintay-hintay lang kayo, malay nyo, saka kahintay nyo, di ba? Merong mas magandang design na lumabas. For me, perfect tong design na to. I like the yellow finish ng matte na ibang lining kasi lalo na yung motor ko, Ninja, green. So, bagay itong yellow. Yeah. Para siyang racing stripes. Ha! Panis! Racing stripes! Hindi siya ganun ka-pointy. See? No offense sa AGV users, ha? Sa AGV kasi, gusto ko talaga bumili last time. Problema ko kasi, yung chin part niya is masyadong pointy. So, tendency pag imulyo ko, tumatama sa chest ko. So, this is perfect na perfect point na yung hindi nakakaabala.
hindi ka mairita pag yumuyuko kang gano'n. Sakto to, saktong sakto lang. Ganda rin yung chin guard niya. Ayos. Very good. Yun. Ha! Shit! Salamat ulit, Boss Brian. Kinikilig talaga ako. Sa magtatanong din kung magkano tong price ng PT course, it's only 3,800 pesos. See? Ganun kamura. Isang ka pa. Sporty look. Ang ganda. Diba? Ang ganda ng design. Super lightweight. Tapos 3.8 lang. Double D-ring rock. Lock pa. Diba? So ito yung next race ko ha. Comparison tayo ng weight difference niya sa TTRs. Okay. Wait, off ko lang yung ano, intercom ng ano ko, NX race. Bira ko na kasi tanggalin yung intercom ng NX race ko kasi nga tuwing ginagamit ko na ginagamit ko siya automatic. Nagme-music ako. Kaso problema naman, nangingi ang motor ko. So, minsan ba, mabingi-bingi na ako, naghahalo yung phone. Ganun talaga eh. Yan. So this wow. is my NX race full carbon na siyempre, tatlo lang po meron kaming ganito. Kung napanood nyo naman yung previous vlog ko, nagtagaytay kami na hindi kami nakapasok ng KBM, nabanggit ko doon na itong rainbow lens is available only sa Malaysia. Malaysia namin nabili. Actually, hindi namin. Nagpabili lang ako, nagpasabay lang ako. Hindi siya binenta dito locally. May ibang nilabas na rainbow lens pero hindi ganitong kulay. Ang nilabas na ganitong rainbow lens dito is parang violet yung pinaka-iridium. So sa akin parang goldish. Ayan. Diba? Ayan. This is my beloved NX race. Then, syempre, naka-Freecon T-Max din ako. Para sa group ride, then yun nga, music. So weight difference, tingnan natin. Estimate yun na lang ha. Kasi sa akin, para sa akin talaga mas magaan yung TT course. Although ito, full carbon din kasi. Surely magaan talaga to. Although ito kasi naka-intercom eh. So may extra weight talaga. Ay, okay. So may... Ngayon, nung pinagtabi ko na, parang mas magaan pa rin yung NX ko. Nani? Or, I don't know. Pero hindi nagkakalayo eh. Hindi siya nagkakalayo. Which is good, no? Which is good. So, itong NX race ko, I don't know, mira ko na lang siguro gagamitin to. Gusto nga, display na dito sa kwarto eh. Siyempre, di ba? Alam niyo naman, pag NX race, mahal. Pinag-ipunan ko to. Tagal kong pinag-ipunan din to. This is my first ever na, hindi naman sobrang premium, pero, alam mo yun, nandun na sa class na, super quality na helmet. Hindi ka mag-aalala sa safety ng ulo mo. Siyempre. Sabi nga, KYT protects. Ha. So, ayun. Yun na lang muna siguro. So, next, ano ko dito is, ililipat ko yung mic. Then, yun nga, bibili ako ng Gino at ng Hansi. So, shoutout po sa inyo ulit, Hansi. Salamat sa magandang quality ng chin mounts na pinoproduce nyo. Lahat po yun, lahat ng Hansi na chin mounts is lifetime warranty. Diba? Lifetime warranty papalitan nila pag na-damage. Di ko lang alam yung procedure or anong klaseng damage ba yung minawarranty nila. So, mas maganda, message nyo lang sila directly para malaman nyo. So, overall, I love this helmet. And this will be my official vlogging helmet sa mga next vlogs. So that's all sa ngayon. So sana nagustuhan nyo tong video na to. And sa mga gustong bumili ng TT course, meron po tayong page ng KYT Philippines. So eto, yan. Screenshot ko na lang yung page. Then, I will drop the link below sa description para madali niyong i-search sa Facebook.
pwede kayo mag-post doon. May mga seller na nagpo-post doon na area nila, location, anong available na helmets. Pwede kayo magtanong kung sino merong available sa ganitong location. So, sa ngayon, hintay-hintay lang po muna tayo magkaroon ng e-course. Malay nyo, di ba? Yun nga, sabi ko kanina, magkaroon ng bagong design. So, yun muna sa ngayon. Maraming salamat po. So, don't forget to like, comment, and subscribe po sa akin channel. So, abangan nyo po yung next vlog ko. Thank you very much po. See you.